Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang anak. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po tayong lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati, tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kaganyang kagandahang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa mang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y sa Diyos, sa
sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang, kabilang sa Kanyang kawan. Umasok ka sa Kanyang templo nang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah! Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamahinga na lang ako, kakain, inom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal! Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inahanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsayo po muna po ang lahat.
mayroon daw pong natatanging paraan ng panghuhuli ng mga unggoy. Ang ginagawa po ng mga nanghuhuli ng unggoy, kumukuha po sila ng buko o yun pong mabigat na bunga ng nyog. Nilalagyan po nila ito ng maliit na butas na kasya lamang yung pinakakamay ng unggoy. Pagkatapos, yun po ang ginagamit nilang pain sa mga unggoy. Kapag nakita po ito ng unggoy, natural, ipapasok niya yung kanyang pinakakamay doon sa butas at dadakutin niya yung laman nung buko o nung nyog sa loob. Kapag hawak-hawak po niya ito, isinara niya ang kanyang mga kamay o ang kanyang kamao, hindi po niya matatanggal yung kanyang kamay doon sa loob ng buko. At dahil doon, bukod sa ito'y mabigat, hindi niya magagawang magpalipat-lipat sa mga baging o sa mga sanga ng puno, kaya siya'y mahuhuli. Makakaligtas lamang ang unggoy kung kanyang bibitiwan yung kanyang hawak-hawak dahil maiaalis niya yung kanyang kamay kung ito'y nakabukas. Ngunit kung nananatili itong nakasara, kung nananatili itong nakadakot doon sa laman sa loob ng nyog, hindi niya ito matatanggal at mapapahamak siya. Ang atin pong mabuting balita ngayon ay tungkol sa pagiging sakim o yung greed kung tawagin. At katulad ng pagiging panghuhuli ng mga unggoy, ang pagiging sakim o ang greed ay pwedeng magpahamak sa atin. Ano po ba ang mga hindi mabubuting na idudulot ng pagiging sakim sa ating buhay? Una po, kapag ka po ang isang tao ay sakim, kalimitan siyang minamalas sa kanyang buhay. Ang pagiging sakim po ay nagdudulot ng kamalasan. Hindi po ito nagdadala sa atin ng magandang vibes, ika nga. Ang pagiging sakim ay magdudulot sa atin ng kamalasan. Bakit po magdudulot ng kamalasan? Sapagkat kapag ikaw ay sakim at ang iniisip mo lamang ay mga pangsariling kapakanan, nawawala ng lugar ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kaya ang pagiging sakim ay nagdudulot ng malas sa buhay natin. Pangalawa, ang hatid sa atin ng kasakiman ay kalungkutan. We will never be happy when we are greedy. Hindi po tayo magiging masaya kapag ka po tayo ay makasarili. Bakit? Dahil kapag tayo ay sakim, lalayuan tayo ng mga tao. Tingnan ninyo ang nangyari doon sa isang mayaman na binabanggit dito sa Ebanghelyo. Nag-iisa siya. Hindi siya masaya. Hindi niya nga malaman kung anong gagawin niya sa kanyang mga ani at kayamanan. Hindi siya nagtatamo ng kaligayahan sa buhay. Dahil lagi siyang mag-aalala. Lagi siyang mag-aalala at mababahala na baka masayang, mawala at hindi niya mabantayan ang kanyang mga kinasasakiman. Kaya kapag tayo ay sakim, kapag ang isang tao ay sakim, hindi nagiging masaya ang kanyang buhay. At pangatlo, ito yung pinakang napaka pangit na idudulot ng kasakiman sa ating buhay. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, God loves a cheerful
giver. Ibig sabihin, hindi naman kinagagalitan o nagagalit ang Diyos sa isang taong sakim. But naturally, malayo sa puso ng Diyos ang isang taong sakim o makasarili. God does not love a greedy person. Kaya iwasan natin ang maging sakim. Iwasan natin ang maging makasarili. Iwasan natin ang greed sa buhay natin. Dahil kapag tayo ay sakim, maraming mga bagay na hindi magaganda ang mangyayari sa atin. Nariyang tayo'y malasin, nariyang tayo ay maging malungkot, nariyang hindi natin maramdaman ang pagmamahal ng Diyos. Sa halip, lagi tayong maging bukas loob, maging mapagbigay, at alalahanin ang kapwa bago ang sarili. At nang sa gayon, ang biyaya ng Diyos ay makapanahan at makapasok sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan, at pangkabuhayan, manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha, manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumaunaway biyayaan ang awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan, manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa pasalamatan Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alhalin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay kaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming hinihintay. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero na ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pinagpala ang mga tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Inaranas
Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry organization at samahan po ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation. Bukas po ito, October 22, 2024, araw po ng Martes, sa ganap na ikapito po ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayong lahat. Announcement pa po, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na po. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. At mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan lamang po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San lamang po ang labasan ng lahat. Subunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos! At Jesus, Nazareno, sinasamba namin, inipinto ka namin, parang namin ay nasan sa Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa isab ng aming mali nasan. Nuestro Padre Jesus Jesus, Nazareno, inaangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno,